year 2005, mga common coins pero special. Paano masabi? Boy Calvo, manahimik ka dyan ha, vlog ko to. Guys, panoorin po ninyo. Babalik, Kalimi Online, mga ka-hunters, kumusta po ang ating pang-koleksyon? Kailangan paminsan-minsan kinukumusta ko ang inyong mga koleksyon. Sa ganun na, isi-share po ninyo sa ating page, sa Kalimi Online Facebook page. Alright guys, mamaya, huwag po ninyong kalilimot ang mag-subscribe at i-on ang bell at mag-join na kayo sa ating membership para makapasok sa group chat ng mga hunters, Kalimi. Ang ating pong topic, itong mga year 2005, isa ito doon sa pinaka-common. Marami tayong makukuha nito kahit hindi tayo gumawa ng effort eh. Diba? Ang tanong, bakit ko ginawa itong content? No? Napaka-common lang naman, pero nasabi kong special. Guys, no, pansin ninyo, hawakan po ninyo ang yung mga year 2005 dyan, lalo na magaganda pa. No, napansin ko lang kasi dito sa year na ito, napakaganda. At hindi lang yun. Kapag maganda pa ang kondisyon, mapapansin po ninyo na itong mga year 2005 ay mga frosted siya, no? Pero bago yan, ipakita ko ulit sa inyo, silip muna tayo dito sa Nevista. Ito po yung mga series, kasama ito sa series ng mga magnetic, no? Diretso tayo sa years. Yan, wala naman kasi nga nakalagay dito sa catalog na frosted, no? Hindi pa nag-a-update about yan eh, no? Pero marami na nagsasabi na meron nga mga frosted coins dito sa mga BSP series 5 piso, at kasama na dyan ang year 2005, no? Tignan mo na natin itong mga year 2005 ay 32% verse 1 ng lahat ang kanyang variation, at sa uncirculated condition niya ay meron na siyang value na 36 pesos. At marahil siyempre may mga magko-comment dyan, no? Sasabihin nila common lang naman yan, bakit ko ikukulik ko? Diba? Nasa sa inyo naman yan eh. Kung talagang legit, no? Kung talagang legit collectors ka, pahalagan mo ang bawat barya. Common man yan, rare man yan, or error coins man yan. Diba? Ako gusto kong i-collect eh, lalong-lalo na maganda ang kondisyon. Diba? Katulad nito, ayan, meron tayong ilang year 2005 dito. Pakikita ko sa inyo isa-isa, at apat lang naman ito. Hindi naman tayo aabuti ng hating gabi nito, no? Kaya tapusin ninyo ang video. Yeah, tingnan nyo yung reverse, di ba? Meron siyang katangian sa isang frosted coins. Meron siyang cartwheel effect na tinatawag na makikita lang sa mga mid-cluster coin at sa mga frosted coin. Ganun din itong isa, no? Ayan, no? Yung umiikot, yung kinang, di ba? Sa buong surface ng barya, ayan po ang katangian ng mga frosted coins na makikita rin sa mga 1 piso. Like for example, year 2015 BSP series coins, Frost. Ganyan na ganyan lang. You know, ang nangyari nga lang dito, iba ang composition nito. Diba? Mga non-magnetic to eh. Ayan. At kulay yellow ang mga 5 piso. At ito yung latest kong nahuli na 5 piso na year 2005. Ito yung pinaka angat na angat yung pagiging kanyang frosted. No? Ayan o. Talagang kitang-kita, obvious na obvious, oh, kitang. Pati sa reverse niya, nakita mo yung mid-cluster, I mean yung cartwheel effect. Ayan. Close up pa natin para makita ninyo na talagang masasabi natin frosted nga ang mga ganito. Hindi porket wala sa record, walang frosted. Yung barya na po ang magsasabi, yung ating prueba na mayroong frost sa mga BSP 5 piso. Ayan o. Oh. Magaspang po siya eh, no? May kagaspangan ang mga frosted coins. Yan. So ang gandang i-collect nito. Common pero special siya. Kasi nga eh, di ba guys, hindi naman lahat ng years na kasali sa series ay ganyan ang appearance. Meron pong mga uncirculated condition pero hindi naman frosted eh, di ba? Hindi mo naman makikitaan ng cartwheel effect kagaya nito. Tignan natin yung example ng medyo old pero maganda ang kondisyon, di ba? 1997 ito. Yan, maganda pa ang kondisyon niya pero hindi mo siya makikitaan ng kagaya ng mga year
2005. Shiny siya pero wala siyang cartwheel effect. Yung nagsashy na umiikot. Suglang, no? Tignan nyo, ito pa yung isa, year 1997 din ito. Diba? Halos almost uncirculated dyan, yung 1997 yan, pero wala siyang kagaya nga nung ganoon, yung cartwheel effect. Nuggets nyo na po guys, ang ibig sabihin, lalong-lalong na doon sa mga bago ha. Aralin po ninyo, balikan po ninyo aking mga nakaraang video about sa mga variation, isa-isayin po ninyo, at unti-unti po ninyong matututunan yung mga variation dito sa ating mga BSP series coins from 1 piso to 10 piso. Kasama na din yung mga sentimo ha. Alright guys, sana naaliw kayo sa content natin ngayon. Maraming salamat po. At sa mga baguhan at trip mo ang gantong video, subscribe ka na. At i-on ang bell para palagi kang updated at hindi mahuhuli sa mga balita about sa mga coin review kagaya nito. Maraming salamat po guys. Until next time po. God bless you all. I'm out.